Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome! So I'm back with a new video sa wakas! Isang buwan na naman akong nawala kasi guys, bumalik na ako sa pagtanggap ng mga makeup clients. So nagme-makeup gig na ako ulit kasi alam nyo naman, or kung iba sa inyo hindi alam, makeup artist po talaga yung main job ko. So tumigil ako ng isang taon mahigit dahil sa pandemic. Natatakot din kasi akong lumabas at tumanggap ng clients, alam mo yon. Since meron ng vaccine, so bumalik na ako. Anyway, finally eto na. Alam ko marami na nag-review nito, pero meron pa rin iba sa inyo na gusto malaman yung thoughts ko, yung personal thoughts ko. So today, we're going to review this Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tints. So kung gusto nyong malaman kung ano ba yung thoughts ko dito sa Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tints na to, then please keep on watching. Pam-pararam! So, ito na po yung ating Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tints. Merong total of 12 shades sa ngayon. According to Get Ready With Me team, tsaka kay May Layog, meron pa silang upcoming shades. Alam niyo yun? Meron pa silang mga finoformulate sa ngayon. So, since wala pa naman yung mga shades na yun, mag-focus muna tayo dito sa 12 shades na to. And yung 12 shades na yun, pwede nyo silang gamitin in 12 ways. So, unang-una na dito, pwede nyo gamitin itong Radiance Tint na to to conceal the imperfections on your face. Kasi ang main function talaga nitong product na to is to conceal imperfection. So, it's basically a concealer, okay? Pero, multi-purpose na din siya kasi pwede nyo siyang gamitin nga sa iba't ibang paraan. Ang nakakatuwa sa kanya, perfect talaga siya sa skin tone ng mga Pinay. Halos lahat sila yellow undertone. 12 shades, ang dami nyo ng pagpipilian. Tapos, yung mga deep tones nila, talagang deep kung deep. So, talagang kinonsider nila mga morena, mga fair skin tones. So, I really recommend Get Ready With Me Cosmetics team kasi yun nga, kinonsider nila talaga yung iba't ibang mga skin colors. Isa pang bagay na gusto ko dito sa Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tints na to, eh meron silang skin loving ingredient. Alam mo, knowing May Layog talaga, talagang she's big when it comes to skincare talk. Alam mo yun, yun yung napapansin ko sa contents ni May Layog noon pa. At ako talagang mahalaga sa akin ang skincare product, lalo na makeup artist ako. So talagang yun din yung ginagawa ko sa mga clients ko. So super times 1,000 plus factor sa akin na merong skin-loving ingredients itong product na to. So, unang-una, meron siyang vitamin E. So, yung vitamin E, it's one of the most well-known na antioxidants. Aside from that, meron din siyang ceramides. Nakakatulong sila to lock in the moisture sa skin natin. So, si ceramide, it keeps the skin barrier healthy and it also keeps the skin hydrated. Next, meron din siyang hyaluronic acid, isang sikat na skin ingredient ngayon. It's a skin-restoring ingredient. Tapos, nakakatulong din siya para ma-hydrate yung skin natin. It's actually considered as an optimal hydrator. So, the next skin-loving ingredient na meron itong Radiance Tint na to ay, to be honest with you, ngayon ko lang siya narinig. Hindi ako familiar dito. Pero, nung nabasa ko yung benefits niya, bongga pala. Phytosphingosine. Hindi ko alam kung paano basahin. Phytosphingosine. Phytosphingosine. Whatever. So, according dito sa na-research ko, it's actually naturally found on the upper layer of our skin. So, meron na talaga tayo nung ingredient na yon. It's actually a part of ceramides daw. And it's also a part of our skin's natural defense system. So, siya yung mga panglaban sa kung anong-anong hindi maganda sa skin natin. Pwede rin siyang anti-acne kasi meron siyang antimicrobial property. Okay, so dito na tayo ngayon sa packaging. Pare-pareho man yung design nila, pero iba-iba yung kulay ng box. Depende sa shade. I really want to commend this. Nakakatuwa eh. Kasi A4 effort talaga. Tapos, isa pa, kompleto yung details dun sa box packaging nitong Radiance Tints na to. Tapos, naka-indicate din dito sa box packaging nila na animal test-free and vegan itong product na to. Also, nakalagay din dito na upon opening, 12 months yung shelf life niya. Merong maliit na nakasulat dyan, merong maliit na nakalagay dyan. Pwede nyong ilagay kung kailan nyo siya binuksan. So, date open, merong month, date, and year. Pero kung sakali lang naman na itatapon nyo na yung box nito, itong gusto ko kay Get Ready With Me Cosmetics eh. So, meron siyang ganyan. So, pwede nyong ilagay yan doon sa actual concealer sa actual packaging, dun nyo isusulat kung kailan nyo siya binuksan. So, this is what it looks like. Gusto ko siya kasi it looks straightforward, it looks sleek and clean. Frosted yung lalagyan niya and it really looks classy and sophisticated for me. So, yung takip niya,
puti lang, pero sa taas, nandyan yung kanilang logo. Pagka tinignan yung mabuti at ginanon-ganon nyo sa ilaw, pag nag-reflect siya, yung logo niya sa taas, parang rose gold siya. And then sa bottom part nitong concealer, nakalagay yung shade name and nakalagay din dito yung kanyang net weight. This contains 8 ml of the product. Tapos it comes with this regular doe foot applicator. So, yun lang yung pang-apply niya. So, later on, of course, meron tayong demo kung paano gamitin itong Get Ready With Me Cosmetics na kung paano ko siya ginagamit. Pero, natry ko na kasi siya before kasi ni-road test, winair test ko siya. So, ngayon, i-share ko na agad sa inyo kung ano yung consistency, texture, and finish niya. Unang-una sa lahat, meron siyang matte finish. Well, hindi naman super matte. Siguro parang demi-matte yung finish niya. Hindi totally matte, okay? Creamy siya, pero hindi naman super thick. Tapos, yung coverage niya, it's medium to full coverage. Buildable siya. At kahit medium and full coverage na yung nalalagay niyo sa face niyo, napansin ko na lightweight siya. Hindi siya mabigat sa feel, alam mo yon. Pagka nilagay siya, may konting lagkit lang siya, pero hindi naman siya bothering. It doesn't feel too thick. Lightweight lang siya. For me ha, for me. Also, please be reminded lang na pigmented itong concealers na to, especially the deeper shades. So, mag-ingat lang kayo pagka gagamitin niyo sila as bronzer, as pang contour, ganyan, as pang eyeshadow, kasi makulay talaga sila. Another thing na napansin ko dito sa Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tint na to, halos comparable siya dito sa sikat na NARS Radiant Creamy Concealer. So, ito si Get Ready With Me, tapos ito si NARS, okay? Pero pag tinitigan mong mabuti, parang mas may thickness lang ng konti si NARS compared kay Get Ready With Me, okay? Pero pag kayong binlend nyo na sila, halos pareho lang. Tignan nyo ah, ibe-blend ko itong Get Ready With Me. Okay, ngayon ibe-blend ko naman itong si NARS Radiant Creamy Concealer. Pag Radiance, si Get Ready With Me. Pag Radiant, si NARS, okay? Pero diba, ewan ko kung nakikita nyo ng maayos sa screen, parang halos pareho lang talaga sila ng texture. So ito yung NARS, tapos ito naman yung Get Ready With Me. And yung feels nila, halos pareho lang talaga. Kung gusto nyo gawan ko ng comparison video review itong Get Ready With Me tsaka NARS concealers na to, please let me know by leaving your comments below, okay? Focus na ulit tayo sa Get Ready With Me Radiance Tint. Pag gagamitin nyo itong Radiance Tint na to, especially as a base, mag-moisturize kayong maigi ng face nyo regardless of your skin type kasi nga, demi-matte yung finish nga. Huwag kayong matakot gumamit ng eye cream pagka magme-makeup kayo kasi basta maayos naman yung pagkaka-blend nyo. Meron kasing iba na yung skin sa paligid ng mata nila, super dry. Kahit na oily yung skin nila, pero yung paligid ng mata nila, very dry. Kaya ang advice ko sa inyo, gumamit kayo ng eye cream. Since kanina pa ako nag-moisturizer, so talagang na-absorb na maigi ng balat ko yung moisturizer na yun, no? So, ngayon, dito na tayo sa primer. Mahuhulog pa. This is called the Professional Hydrate Primer ng Benefit Cosmetics. So, I'm just going to apply this especially on the areas na madali tayong maghulas. Okay, so, uunahin kong mag-spot conceal bago ko ilagay yung overall foundation or base natin. So, magsisimula tayo dito sa shade na sand. Yeah. Meron kasi akong mga discoloration dito sa sides ng face ko. So, you can use a brush, a sponge, or whatever na gusto nyong gamitin para i-blend yan. Ako, I'm just going to use this complexion brush. Okay, ayan. So, after spot concealing ngayon, ilalagay ko na yung overall shade natin, which is yung 09 Butter. Gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, unti-unti lang muna kasi nga a little goes a long way. Makulay siya talaga, guys. Look at that coverage, diba? Ayan, grabe. Tignan nyo yung coverage niya. Ngayon naman, i-highlight ko na yung under eye area ko using the lightest shade, yun nga yung shade na ivory. Ito munang complexion brush yung gagamitin ko pang blend. By the way, guys, nung unang gamit ko sa kanya, sinubukan kong gumamit ng blending sponge. Okay naman, pero mas gusto ko gamitin ang brush. Mas gusto ko yung lapat ng concealer kapag ka brush yung ginagamit ko. Nakita nyo ba yan? Mas nag-brighten na yung eye area ko, diba? Ngayon, itatry ko nga itong amber na pang bronze. Hindi ko alam kung sobrang light ba niya. Pero tignan na lang natin. Konti muna yung nilagay ko so hindi ako sure eh. Oo, pwede siya. Ayan, dito sa side na to, mas dinagdagan ko pa siya para mas ma-emphasize yung bronzer natin. So, ayan na so far ang ating base. So, nakapaglagay na ako ng bronzer. Magko-contour na tayo. Ito, first time ko kasing gamitin na pang-contour to. Medyo kabado ako. So, I'm going to use the shade Caramel. Konti lang muna yung ilalagay natin. Okay.
So, gagamit ako ng mas fluffy na brush this time. Pwede. Actually, medyo warm pa nga siya na pang contour eh. Sa kabila nga, mag-try tayo nung darkest shade kasi na-intriga lang ako eh. Magiging hindi panta yung ulay. Pero experiment, ginipig tayo ngayon. Shade na toffee. Mga dalawang dot. Ganyan! Diyos ko po, Diyos ko po. Ay, actually, mas ito. Kasi masyadong warm to. Mas meron siyang cool undertone. So, if you use it sparingly, mas okay siguro siya na pang contour. Ewan ko, depende sa skin complexion nyo, ha? By the way, ang shade ko sa MAC ay NC20 to NC25. Alam nyo, nakakatakot lang siya sa una. It's so intimidating. Kasi nga, sobrang pigmented nitong concealers na to. Lalo na yung mga deeper shades nga na ganyan. Pero alam nyo, pag binlend nyo sila ng maayos, ang ganda! Ayan o, mas gusto ko to na pang contour kesa sa caramel. So, ito yung shade na toffee, yung darkest shade. So, ngayon ang problema ko, paano sila papantayin ngayon? Wait lang, wait lang. Ayan guys, naihabol ko naman yung side na to dito. Ngayon naman, maglalagay din ako ng konti sa aking jawline. Pagka nagko-contour ako ng jawline, pababa lagi yung blend. Okay, kasi nga, nag-recreate tayo ng shadows. Oh, parang may beke dito. Oh. Okay, so sinubukan ko na rin mag-contour sa nose ko, yung isang side pa lang. Sobrang konti lang nang nilagay ko, as in. Kasi nga, nakakatakot yung pagka-pigmented nito. Tapos, ito lang yung brush na ginamit ko. Parang fluffy na angled. Parang marami nga yata yung nalagay ko this time. Parang mas konti kanina. Ano ba, Bing Castro? So, ayan, tapos na tayo sa base natin. Na-contour ko na yung nose ko and it looks really nice. So, ngayon, isa-set na natin ang ating base using a loose powder. And I'm going to use this Hairline Oil Control Mattifying Loose Powder in the shade Sugar. And pinapat ko lang yung powder as you can see. Tapos, tsaka ako kukuha ng powder brush para seamless yung finish niya. So, ayan, nakapag-set na tayo and it looks really, really nice. Oh my God. Okay, so ngayon naman, i-attempt na natin gamitin itong Radiance Tint na to as an eyeshadow. So ngayon, gagamitin ko na ulit yung shade na caramel. Siguro ganyan, ganyan lang muna. So I'm just blending the edges. You know what? Kung hindi siya nagki-crease sana sa lids ko since I have really oily lids kasi. Kung hindi lang sana siya nagki-crease, okay na yan kahit hindi ko i-set. Ang ganda! So ito yung shade na toffee. Lalagay ko lang siya dito sa my outer corner. O diba? Nag-gradient effect pa si Bing Castro. Kasi gusto kong makita yung kapasidad nitong Radiance Tint na to. O, di may konting dimension pa. Mas malalim yung dating dito, di ba? Mas may lalim siya. Ayan, guys. Blended na siya. Pero konting pikit ko lang talagang nagkikrease yung lids ko. So, ayan. Since nakita nyo na kung anong itsura niya pag ginamit na eyeshadow, itatapusin ko na muna yung makeup ko, okay? Tsaka tayo pupunta sa final thoughts ko. Alright! So, tapos na tayong mag-makeup finally. Pinatungan ko yung Radiance Tint na toffee and caramel kasi nagki-crease siya talaga. So, itong dalawang shade lang na to yung nilagay ko. Tapos, naglagay lang ako itong shimmer na to. Hindi na ako naglagay ng falsies pero ginamit ko yung current favorite mascara ko. Sobrang ganda. Nakikita nyo ba yung pilik mata ko? So, this the Dasik or Dasik Mood Up Mascara Long and Curl. This is available in my Carly shop kung interesado kayo. And then, for my blush, of course, ang ginamit ko yung Get Ready With Me Cosmetics na Milk Tint in the shade Mixed Berries. Gustong gusto ko to na gamitin as a blush. Tapos, di ba, nag-bronze ako tsaka nag-contour using the Get Ready With Me Radiance Tints. Pero, sinet ko sila using this Hoola Bronzer ng Benefit Cosmetics. And then, for my lips, gumamit ako ng something new na local brand. So, it's called Wonder Beauty. Ang ganda ng lip products nila. Promise talaga, guys. So, ginamit ko yung kanilang Velvet Divine na liquid lipstick. And this in the shade Demi. And then, pinatungan ko ng kanilang Gloss Up. Lip gloss siya. And this in the shade Courage. So, ayun, Demi tapos Courage. Ang ganda ng combination nila. Oh, love it. So, gaya ng nabanggit ko kanina, nagamit ko na nga before itong Get Ready With Me Radiance Tints na to nung nag-wear test ako nitong products na to. Pero, ngayon ko lang sila ginamit na as in full coverage talaga. So, napansin ko lang nung habang tumatagal, medyo nagki-crease na talaga dito sa eye area ko. And, pansin ko na talagang matte na matte siya. Kung hindi ako nag-moisturize maigi ng skin ko, baka parang dry yung itsura niya tsaka yung feeling niya. Well, guys, FYI lang, yung eye area ko, pati yung laugh
waistline ko, yan naman talaga yung usual na agad na nagki-crease. So parang ito yung something na hindi mo talaga maiiwasan eh, na parang after a few hours talagang kailangan i-retouch ko na yon. Hindi naman necessarily napapatungan ulit ng product, pero kailangan i-blend or ipat-pat ko siya. Kumbaga average lang talaga yung performance niya na nagki-crease nga doon, ganun. And then ayan, tinitignan ko lang yung face ko. Other than that, wala naman akong ibang nakitang nagbago. Usually talaga ito yung unang nag-oil up sa akin eh. Yung sa noo, kung anong itsura niya kanina, as in nung freshly applied siya, ganyan pa rin naman siya. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung short clip kung saan winner test ko itong Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tint na to. Nung ginamit ko siya nitong araw na to, talagang lumabas ako, nag-grocery kami, ganyan. So naranasan ko mainitan, pawisan sa labas, saka nakamask ka pa, diba? Hello, I'm back dito sa bahay. So, tinitignan ko ang aking, wala pa naman siyang masyadong hulas talaga. Dito lang, sa area na to, parang nag-fade na dito. Kikita na talaga yung pimple pa ba yan? Parang peklat na yata yan. Sa ibang parts ng face, kung ano itsura niya kanina, ganun pa rin naman. Okay para sa akin yung Get Ready With Me. Pero it's only been 4 hours. So, 7 hours na ang nakakalipas. Parang wala naman siyang masyadong pinagbago compared dun sa nag-check tayo kaninang alas 8 ng gabi. Yun lang, mas medyo nag-oil up na yung nose ko ngayon. Pero hindi pa rin sobra. Ayan, medyo namumuo siya. Siguro nga dahil nag-blue ha ako kanina. Tapos yung noo ko, yun talaga yung pinaka-maayos eh. Ewan ko, siguro dahil siya yung walang cover. Dito talaga yung mas nag-fade. Kasi ayun nga, gaya na sabi sa inyo, nagpipick through na yung mga pimple scars ko dyan. Kahit tinitignan ko dito sa sides ng nose ko, hindi din siya masyadong nag-fade talaga. Well, hindi naman super full coverage yung ginawa ko. Actually, isang layer lang. Pero yun nga eh, kahit isang layer lang yung ginawa ko, okay pa rin siyang tignan. 7 hours na. So overall, yung longevity niya, masasabi ko na may ilalaban naman siya. Yun nga lang, dun sa areas talaga na nag-oil up tayo o kung saan kayo usual nagki-crease, magki-crease at magki-crease talaga sa area na yon. Pero hindi siya nagfe-fade naman completely, as in yung hulas na hulas yung face mo. Nakita niyo naman kanina sa clip ko, 'di ba? Hindi naman ako super nahulas. So masasabi kong okay pa rin, very good pa rin. Very good, hindi lang good yung kanyang longevity. Tapos ito, may napansin lang ako kasi nga ngayon ko lang siya ginamit na full coverage. Pagka pala medyo marami ka na agad nilagay, medyo kailangan mabilis ka agad magtrabaho, ano? Kasi pagka marami agad yung nalagay mo, may tendency na mas mag-set na siya. So mahirap na siyang i-move, mahirap na siyang i-blend. Hindi naman super hirap na nagtatag yung skin, ano, yung nahahatak na ganyan. Hindi naman ganon. So ang advice ko para maiwasan niyo yung ganon, area by area kayo magtrabaho. Yung kabilang side muna ng face niyo, tapos blend niyo. Pero kahit na full coverage yung ginawa ko ngayon, hindi pa rin ganon kabigat yung feeling niya. Hindi rin naman siya super lightweight. Sakto lang yung feeling niya kapag ka nag-full coverage ka. And again, demi-matte yung finish niya. So kung ang skin type mo ay nasa normal to combination skin, siguro kailangan mo pa rin i-powder yung areas na nag-oil up ka. Light dusting of powder lang dun sa areas na nag-oil up ako. Ngayon, kung oily skin kayo, well, depende yan kung gaano kayo ka-oily. Of course, mas maraming powder yung kakailanganin ninyo para iset yung base nyo. Ngayon, kung super dry ka naman, siguro hindi ko na siya masyadong mare-recommend sa inyo kapag ka super dry yung skin mo. Pero kung gusto nyo pa rin siyang gamitan kahit na super dry kayo, go pa rin. Pero ayun nga, kailangan mo talagang mag-moisturize ng bonggang-bongga kung super dry yung skin mo, okay? Well, anyway, yung paggamit naman ng makeup, trial and error yan eh. So, kung super dry ka, anumang skin type mo, try mo yung Get Ready With Me Cosmetics. Kung hindi nag-work sa'yo, edi hindi. Kung nag-work sa'yo, edi good, diba? Ganun lang yun. Try nyo lang siya. Again, for your reference, yung skin tone ko, kung ibabase nga natin sa shades ng MAC, nasa NC20 to NC25 ako. Tapos, yung skin type ko, normal combination skin type ako, okay? So, ayun. Para lang, if ever sa tingin nyo, uy, parang kakulay ko si Bing Castro, ah. O, yun. Yung mga shades na ginamit ko, pwede nyo silang gamitin. So, ire-recommend ko ba itong Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tints na to? Oo naman. Pero again, kailangan i-consider nyo pa rin yung skin type nyo. Pero yes, ire-recommend ko sila kasi ang ganda. Unang-una sa lahat, maganda naman yung coverage nila. Super daming shades na pagpipilian. Tapos, meron pa siyang skin-loving ingredients. So, diba? That's a plus factor talaga for me. Tapos, for the price of 349 pesos, sobrang affordable nun. Gaya ng sinabi ko sa inyo, yung texture niya, comparable dun sa NARS Radiant Creamy Concealer na nagre-range na 2,000 or mura na yung 1,800 actually. So yes, overall para sa akin, pasado talaga itong Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tint. So gusto ko lang mag-thank you kay Miss May Layug and sa Get Ready With Me Cosmetics team for sending me this PR kit
at na-try ko lahat ng shades, nakita ko lahat ng shades at nakapag-experiment ako and may layog. I'm so proud of you, nakakatuwa. Bagong brand pa lang kayo pero ang bongga na ng nilalabas nyo. So I'm really rooting for you and excited akong makita kung ano pa yung i-share nyo sa amin soon in the future. So yeah, that's it for my review on this Get Ready With Me Cosmetics Radiance Tints. Sana kahit late ako ay may natutunan pa rin po kayo sa video ko na to. Kung meron kayong mga questions or mga bagay na gustong malaman na hindi ko nabanggit dito sa video to, eh mag-comment lang po kayo sa baba kung ano yung mga questions nyo, suggestions nyo, or whatever, okay? Comment lang kayo, okay? And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much again for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!